sa Abril. Siyempre, na makikita niyo po dyan ang pagbabalik. Former world champion, Milan El Metodico Melindo. At siyempre, isa din po sa dating talagang promising prospect ng Philippine boxing. Eh, nandyan po si Anthony Rocky Marshall. And bukod po dyan, meron po tayong mga batang boksingero dito na talaga nga namang mga future ng Philippine boxing. Makikilala po natin isa-isa mamaya at magandang laban po ang iahatid nila sa ating lahat sapagkat hindi po ito yung laban na talagang one-sided lang. Ano? Yung mga laban pong ibinigay sa kanila ng ating promoter, syempre, yung boss Juni Navarro, kung nasan man siya ngayon, ano? Sana nakikinig niya tayo. Eh talagang gusto niya po talaga ay isang competitive na laban. Ayaw niya po yung mga one-sided na parang panandalian ay magtatapos na agad. So gusto niyo pong i-addog sa mga mamamayan ng Sambuanga ang isang talagang kapanamanibig na mga laban po na pag na atin pong masasaksihan. So syempre, gusto po muna natin marinig. Syempre, ang atin pong former world champion, kami po'y natutuwa dahil ngayon po ay it seems like Milan Melindo's career has been revived ano, sa tulong po ng Sambuanga Valientes. Sa pamumuno ni Boss Juni Navarro. At Champ Milan Melindo, pwede mo bang sabihin sa amin kung ano ang iyong pakiramdam na ngayon ay muli kang lalaban at ngayon sa ilalim ka ng Sambuanga Valientes under Sir Juni Navarro. Magandang araw po sa lahat. Kay Boss Juni Navarro, kay Paukas, kay Silver Voice. Napapasalamat po ako na nabigyan po ako ng pagkakataon na lumaban ulit dito sa Sambuanga Valientes sa MLB, dito sa Sambuanga City. So, malaki pong pasasalamat ko kasi bihira po ang sumusuporta sa boxing. Lalo-lalo na po kung passion po talaga ng isang tao ang pagsuporta sa isang sports. Yun po. Alright. So, follow-up question lang kay Champ Milan. Ano? Kasi Champ Milan, alam mo naman na although, alam naman natin yung nangyari sa former stable ninyo, no? Although, ito ay nagwakas na pero nakita mo naman isa sa iyong dating kasamahan yung Jonah Sultan eh talagang ngayon eh namamayagpag na yung karera. Sa tingin mo ba ang iyong karera ngayon din ay talagang nakikita mo na ikaw ay walang duda makakabalik ka uli sa pedestal, sa sirkulasyon kung saan ka dati na nabibilang? Ano yung sa tingin mong future mo under ng Sambuanga Valientes? Sa tingin ko po is maganda po yung takbo ng ano ng career ko kasi pag maganda yung pagkatao mo gaya ni Jonah Sultan hindi ka papayaan ng Panginoon. Yun po. Actually, amen. Yes. Pare, follow up lang din po pinakilala ko. Ayan, co-host po sa kampanya. Wag niyo pong kakalimutan numero 2 sa balota, Pau Salud. Hindi, actually, yung tanong ko lang kay Milan. Siyempre, tagal na siya kinakalaban. Ano ba talaga yung pinaka main reason? Ba't bumalik pa ang isang Milan Melindo? Yeah. Alam namin na kaya mo, pero ano yung pinakadahilan mo bakit nagbalik si Metodico? Wala naman po akong dahilan. Nag-relay lang po ng 2 years dahil sa pandemic po. At saka nabuwag yung Ala Boxing Promotion, Ala Boxing Gym. So kaya kami nagkawatak-watak mga Ala Fighters. So ganun po nangyari. Pero hindi po ako tumigil para sa pangarap ko na magiging world champion ulit at magiging undisputed sa isang timbang. Ganun pala yun. At syempre, dumating na, no? Yung inaantay natin, ayun, palakpakan po natin ang promoter ng laban na ito. Ngayong April 2, syempre, palakpakan po natin Boss Juni Navarro. Good morning, good afternoon. Buenas tardes a todos. Magandang hapon po sa lahat. Welcome sa Sambuanga City, Silver Boys TV and Paukas. Maraming salamat sa pagpunta nyo dito sa Sambuanga City. Talaga masaya kami kasi alam namin naman yung ano nyo sa boxing, kumbaga maraming tao ang sumusuporta sa inyo. Especially ngayon, nakita natin itong mga batang boxers natin. Yun naman ang gusto natin talaga to give them opportunities. Yung Sambuanga City, marami tayong magaling dito. So, hopefully, mag-enjoy sila itong darating na Sabado kasi sobrang gandang laban to. And bago ang lahat, Boss Juni, no, nice din namin sabihin na kudos sa iyo dahil talagang ngayon ay nakikilala ka bilang tagapagbukas ng pangalawang pagkakataon sa mga talagang mga boksingero natin na para bagang nangangailangan pa ng mas magandang mga pagkakataong darating sa kanila. And you being the instrument, talagang good job para dyan sa iyong ginagawa, Boss Juni Navarro. Kagaya na lang nito, isa nating fighter, si Champ Anthony Rocky Marshall. Partner, ito na ako mausap.
Nandiyan na siya sa iyo. Ito talaga yung inaabangan ko dito, Isay. Nakita ko ito nung isang beses dito, di ba, nung huling pumunta ako. Sabi ko, kailangan ba babalik? Pero ito na pala, babalikan na April 2, ilang tulog na lang. Anong pakiramdam? Ang Anthony Marshall, finally! At ikaw pala hinahanap-hanap nila dito. Excited po na ano po. Masaya po na makabalik ako sa after 3 years ka po, hindi na pala ako ulit. Yung last laban ko kasi sa 2019 sa Japan, 2006 po. Siya na po. Tagal na rin. Excited po na ako makabalik po at makalaban ulit. Narinig ba nila? Narinig nila? At sa mga hindi po nakakakilala kay Kuya Anthony Marshall, siya po ay dating member ng Philippine National Team. No? Lumalaban po siya para sa ating bansa. At dati din po siya, correct me if I'm wrong, WB Oriental ba? Champion dito po sa atin. Isa po siya nga talagang prospect din. And hindi pa huli ang lahat sapagkat napakabata pa. Ano ba ko naman? It's just a number. 35 years old. Talagang siguro mga 15 years pa to sa professional boxing. Pag-ubadan mo, parang 26 lang. Yes. 26 lang. At siya po ay pinsan niya. Siyempre, ng ating si Yumir Marshall. Yes. Yumir Marshall. Idol ni Yumir, kaya nag-boxing. Si Champ Yumir Marshall. Ito ang expression ni Yumir. Oo. Siya, totoo yun, idol ni Yumir yan. Yes. Kasi magpinsan sila, pero sila yung mga kapatid ni Kuya Anthony, sila yung mga naunang mag-boxing. Yeah. Eh partner, kilalaanin naman natin yung mga batang, mga bago mukha. Ayan, siyempre mga baguhang pala dito. Actually, ito isa sa mga reason that tayo nag-promote dito is to give opportunities yung mga kababayan ko na alam natin may mga potential. After how many years boxing is back in Zamboanga City, I think 3 years, 4 years walang boxing dito. Ganun katagal. Siyempre, naging ano rin tayo, naging busy, based na ako sa Australia. But siyempre, hindi mo nawawala yung passion natin sa sports. We're back and excited ako sa mga batang ano, batang boxers. So introduce muna natin from left to right. So ito si ang boxer na ang Valientes ng Talon-Talon. El Valientes del Talon-Talon, si Joshua Borleo. Joshua, dali po po ako message. Sige na po, alam dyan. Kahit sintay lang ko, tell them about yourself. Habla to, can do, de dole to parang gayo. Ang kwento ko na, de Tagalog yan. Ito si Joshua Borleo na sa Talon-Talon Loop, sa Boga City. Ready na po para sa April 2, nalaman. Aba. Baitling pananay nito. Basta syempre, abangan na lang natin. Magpapakilala siya sa laban. Ako, so, intrigahin ko yan. Ano siguro masasabi mo sa kalaban? Medyo ayan. May konting ano. Sino ba kalaban nito? Sino ang makakalaban? Ang kalaban nito. Ayan na. Sino kalaban mo? Anong pangalan nito? Joshua Borneo. Borneo? Borneo. Malapit na sa Borneo. Oh. Kalaban. May kamag-anak ka bang ano? Boxer? Kapatid. Sino? Si Jason Borleo. Okay. So, ito ay kanyang debut fight. Ilan taon na siya? Ilan taon na? 18? 20. 2-0. Batang-bata. Kalaban niya is Christian Salazar. Hmm. Christian Salazar ng ano po yan? Pwede mo yan. Sindangan siguro to. Sindangan. Sindangan din. Stable. Stable ng sindangan din. Stable ni La Mayor C. Ni La Mayor Boise. So talagang magandang laban itong makikita natin between the two of you. Kasi talagang ano to eh. Alam natin na yung mga taga-sindangan ay hindi yan din basta-basta. No? Nag-iisayo na maigi. At ano yung aabangan ng tao sa'yo? Maganda ay mag-iisip nila yung magandang laban sa April 2 at excited na po para yung laban. Eto, huli na lang, yung mensahe mo sa makakalaban mo. Tingnan mo siya sa camera. Ma'am, sa makakalaban ko si Christian. Atay mo yung April 2, good luck ka dyan at mensahe na mabuti. Ayun, mabait. Mabait eh, walang ano eh. Siyempre, ito, pakakilala na natin itong pangalawa nating batang-batang boksingero. Nalalaban din ngayong April. To actually, lahat sila para magkakabatch, you know? Uh-huh. Siyempre, yung mga kuya nila, si Champ Milan Milito, si Champ Anthony Marshall,
Pero ito, sige, pakinggan natin si Boss Juni para i-present tayo. Sino ba ito, Boss Juni? Si susunod ay ang Valientes ng Barangay Buena Vista, si Michael Panaan. Taga sa Buanga pala lahat. Sa Buanga, sige, mga boxers natin, mga Valientes boxers. So, introduce mo yung self mo and... Ako nga pala si John Mark Panaan, taga KM57 Buena Vista, 21 years old. Mga kalaban ko pala siya na si Oli Mark Moras. Oli Mark Moras, magkita. Kita na lang po tayo ngayong April 2. Pakita ko po sa iyo yung the best na fight. Yung lahat ng training ko boost ko po lahat sa laro natin. Ayusin na lang po natin laro natin. Oli Mark Moras, yun lang po. Ayun. Teka ba, ako muna parang. Yes. Gusto ko kasi curious ako eh. Sa mga bata ni Sir Juni. May amateur experience ka ba? Kuwento mo ka sa amin kung nakailalaban ka sa amateur. At may napanalaman ka ba sa amateur? Karami na po. No, ako kuwento mo nga, anong record mo? Tsaka sa kalabalaban? Di barangay-barangay lang po. Hmm. Sa Kuruan, sa Bolong, yung last dito. Dito po ang last. Marami na. Yung knockout. Oh. Knockout yung kalaban. Siya yung kalaban na knockout talaga. Knockout talaga? Naku, delikado pala, no? So knockout, abang namin. Kami ba ay makakita ng knockout ngayong April 2? Pakita ko po yung nag-deserve. Pressure natin si ano, walang pang premium knockout. Meron. Wala pang bonus. Kapag knockout, may bonus. Best knockout, best knockout. Basta may knockout. Ay, basta. Iba talaga klase. So, yun yung nabaro yan. So, ang susunod natin na lalaban ay ang Valientes din ng Talon-Talon na isa sa mga rising star, kumbaga magandang record dito sa palarong pabansa player doon? No? Ay, palarong pabansa. Palarong pabansa. Pareho sila ni Joshua, Perlio, palarong pabansa din. So, si Josh, si Juni Bugas, kalaban niya si Randy Bogoy, 108 pounds, 4 rounds sila. Absolutely. So, tell about your episode. Ako po si Juni Bugas, kalaban ko pa si Randy Bogoy. Aba, yeah, yun, yeah. Sinabi niya kalaban niya si Randy. Yung mga ganyan, yung mga... Teka lang, sabi ni Boss Juni, ikaw ay nakapunta ng palaro pabansa. Alam mo, partner Pao, hindi ka basta-basta makakalaro sa palarong pambansa kung hindi ka nagdaan sa butas ng karayon. Mm. Napakaraming elimination mula sa distrito, sa division, sa inyong lugar bago ka makarating o mairepresenta ang inyong lugar sa palarong pambansa. Mm. Ikaw ba ay nakamedal ka sa palarong pambansa? Malapit po. Bronze medalist po. Bronze medalist. Malapit. Actually, makatungtong ka lang ng palarong pambansa, achievement na yan. Para-Olympics yan, pare. Kasi ganito yan eh. Sa Olympics, kahit hindi ka nag-medalist, basta sinabing Olympian ka, talagang respetado ka na. Sa local scene naman, pag nakatungtong ka ng palarong pambansa, hindi ka man makamedal, eh, lihiti mo ka na yan. Tinutukin ka na. Nakalimutan ko italon sa kanila. Ano ba yung mga division na nilalabanan? Nakalimutan ko, anong division mo? Anong division na labanan mo? Timbang? Timbang. 122. Superbanta. Ito? Si... 112. Flyweight. Ito, ikaw? 105. Minimum. Alam, di halata. Minimum. Oo, parang magkaka sa Islam, no? Oh, syempre. Ito na, si Chuck. Ang ganda ng gupit, ah. Gusto ko yung gupit niya. At saka, ang gusto ko dito, umitikit ka agad, humigit na sa mga alam mo na eh. Alam mo, marunong pumesto. Alam niya dito yung camera lagi sa akin. Bakit ka nandito sa gitna niya, Anthony Marshall, at Hamilton Pinido? Gusto ko rin mapila, sir, na siya yung pasensya ng mga champion. Siyempre, gusto ko rin maging sa gano'n. Ito si ano, introduce natin siya. Yes po. Sige. Siya yung Valientes ng Talon-Talon, si Christopher Saavedra. 108 pounds din siya, kalaban niya si Cherry Tanyada. Tingin ko... Okay, lala ko yan. Si Tanyada. Naku, delikado yan. Sige, sabihan mo. Ano masabi mo kay, kay Tanyada? Sa kalaban ko pala, masabi ko, good luck. Good luck sa laro. Kita natin yung best natin. Puro tsaka, siyempre, nag-inside na ng maayos eh. Yun.
Good luck sa atin. 108 to. See you on April 2. Ano yan? Lopez ng Balintang. Ay, ito pa yung sinasabi mo, Chupimo Lopez. Ito. Boss, alam mo, sabi mo, parang Chupimo Lopez yung laro. Pero yung looks, pare. Chupimo Lopez. Hey, yung angas. Gusto mo malam mo yung Chupimo Lopez yung angas. Meron? Okay, meron angas. Meron? Kunting ano daw angas. Meron ba? Meron. Nako, edi. Sa laban, taas na expectation isa dito. Isa, abangan. Ilang, mukhang napakabata pa eh. Ilang taon ka na? 20 years old ako sa 22. Pero yung mga kalaban, balita ko, may ibang boxer, sinabi talaga, isa sa mga boxers natin na papayain nila dito sa... Aba, so maahang na statement kaya yan, makikita na. Magandang laban yan, kaya excited tayo para sa mga Sambuanga. Hindi, ito, siyempre, challenge yan sa kanila, diba sa hometown nila gaganapin. So, salamat tayo sa mga sumusuporta sa boxing. Eh ito naman mga champs natin, especially kay Champ Milan, kay Kuya Anthony Marshall, invite nyo na yung iba pang mga taga Sambuanga na gustong manood. Kay tutulungan ni Boss Junie, saan sila makakuha ng ticket at saan gaganapin itong event natin sa April 2. Yes, Champ Milan, unahan mo na. Sa lahat po ng Sambuanganyo, sa mga Pilipino na boxing fans, iniimbintahan ko po kayo na manood sa laban namin, hindi lang po dun sa TV or live sa social media, kundi pumunta po kayo dito mismo dahil maganda po yung moral support na nakikita po namin kayo na nag-abiba sa amin, parang nag-cheer. So yung ginaganado po na din po kami na sumusuntok. So iba po yung feeling na nandoon po yung suporta actual, ang yung crowd po is na nadidinig po namin yung sumisigaw nyo, sigaw nyo po. So mas lalo po kaming magsisikap na may panalo ang laban. So, iniimbita ko po kayo na pumunta ngayong April 2 po dito sa Sambuanga po. Alam mo pare, kaya dahil nandito tayo sa Sambuanga, Tagalog yan eh, kailangan ka magtsabakado. So, itatranslate ngayon yan ni Anthony Marshall. Ayun. Yeah. Anthony, ikaw mag-imbita. Iimbita yung mga stylist, mga bibiyente sa Sambuanga. Wala. Ang dos tayo, supporta ko naman nara na April 2, alina, Divisoria, Southern. Wala ang talagang suporta para kung kaya namin kami huga, talagang alapan, pwersa, kaya kami huga. Talagang ayuda ko namin. Gracias ngayon. Ang husay talaga. Italiano yung pagkakarimay-imay niya. Oo, kung Tagalog to siya baka na. Iba. Siyempre yan lang, ito talagang promoter. Boss Junie, saan ba makakakuha ng ticket yung mga gustong kumili? Saka magkano ba? Magkano? 100 pesos yung setup. Ano lang yun para sa mga fans natin. And then, makukuha nila sa Golden Boys Gym sa Tasa this afternoon. And then sa Penny on the day. Kasi actually, ang dami nagpa-reserve, nagkakaubusan dito na bumibili diretso sa amin. So, kumbaga, talagang lahat excited na manood yung laban. So, baka ma-expect natin puno yan sa Sabado. Aba, yan ay next. Kaya ako nagpa-reserve ako ng 10 eh. Kaya pamibigay ko yung 10 kung kailan-reserve sa mga followers ko dyan sa Sambuanga, magkita-kita tayo. So yung mga taga-Sambuanga natin, mga nanonood dyan yan, especially dyan sa channel ni Pao, channel ko kung nakalive tayo, comment lang kayo, and then pag nandito kayo, baka kayo ang mapalad na makini namin, mabigyan ng mga libreng tickets. Pili lang yan, ha? Oo nga eh. Kailangan pala ng box card, ha? Huwag natin may box card pag manonood kayo kasi para safe na din. Para makapunahin ikaw yung nasa. Ikaw talaga yung nasa box card. So Junie, meron ka pa ba gusto mga banggitin o pasalamatan na sponsor? Siyempre, maraming tumulong dito eh. Magandang hapon sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga Sambuanganyos na sumusuporta sa atin sa boxing event natin sa Golpe de Valientes. Muchísimas gracias. Todos, naimbitay ako ng ustedes sa Sabado, STL News ustedes, pwede ustedes mira ulit al boxing is back in Zamboanga City. Estos mga boxers, yan train for how many months para representa ko siyudad, idale mira, kasi sila pwede tambien algún día mampay na otro nasyon, irepresenta ko nal diato na siyudad in Pilipinas. So, ohala, isupport ustedes as early last week. Mucho yung excited, kita pregunta ko ng tickets. So, available yan, available sa na Golden Boys kita sa Ara Target in a venue na Sabado. Doon del venue ay asin na Southern City Colleges Arena, SCC East Campus, Divisoria, in front of IBT. So, na Divisoria sa Southern. So, na-invite ko na sa Destodo. Este, suporta kita dadali. Dadali kita ng mga boxers de Sambuanga. Kaya estos mga boxers, future sa dito na
Quien ba el que the next Jonah Sultan? Quien ba que the next Junior Marshall? Pwede o Cedes Mira na Sabado. So, gracias también kung Paukas y kung Silver Boys. Sabi o Cedes, esto sila mga famoso na boxing. Amigo di aton, tarindi kita miles de gracias. Itable ko na Cedes, este es el opportunity, oportunidad para mira kung el former world champion man fight aquí na siyudad. Hindi este broma, bien popular este na Cebu, entero Pilipinas. Yadale honor con el Pilipinas, na Japan, aquí na world champion. Y también, si Anthony Marshall, sabi o Cedes, el first cousin, Yumir, el primo hermano, first cousin of ano, Yumir, que uno del mga buen boxeador ya en el Pilipinas. Y también el hermano ni ano, Olympian, Harry Tanyamor, si Yoyoy Tanyamor. So, magandang laban po to sa Sabado. Makita-kita tayo. Let's support Zamboanga Boxers. Para itong mga boxers natin na maipakita nila kay Silver Boys sa kay Paukas kung maibubuga ba ang mga boxers ng Zamboanga City. Salamat. Maraming salamat po. At sa malalim po ng lahat ang bumubuo ng Golpe de Valiente, especially yes. Yung sa Buanga Valiente, sa mamuno ni Boss Juni Navarro, mabuhay po kayo. Abangan nyo po ang boxing event na ito this coming April 2nd. Isa pong ma-action boxing event para sa inyo. Pao? Golpe yan. Golpe yan. April 2, ha? Live, Pampa Sports. And gusto po natin pasalamatan ang Pauka Sports kahit hindi po sila nakarating. Maraming salamat po. At syempre yung FPW Athletics, maraming salamat po. Syempre yung Global Board na walang sawang sumusuporta sa mga Pilipino atleta, maraming salamat po. At itong MLB, mga kaibigan, maraming salamat lagi po nakasuporta sa Zamboanga Valiente. Syempre yung ating Go for Gold, maraming din pong salamat. And syempre, of course, Valientes at Zamboanga MLB, mga kaibigan. And sa ating pong mga iba pang sponsors na din yung Taza, napakasarap yan. Kung kayo dadayo dito sa Zamboanga, bisitahin mga Taza coffee shop. Yeah. Syempre, RN Foundation, Rolando Navarro Foundation, ZZ Inks Promotions, Smart, syempre, kamiseta ng Jenden, Karim Magon, at lahat po ng yan ay magiging naging posible dahil po sa ating mga sponsors. So, huli po, magkita-kita po tayo this coming April 2. Mabuhay po kami lahat. Thank you so much, guys. Salamat. Thank you. Thank you. Ay, ulit daw po, hindi na kay Perl. We're live. Yes, sir. Thank okay, salamat. Sir. Cut ko na yung live, ha? Wait na. Uy! Cut na. Dali. Alam ko. Lucas. Thank you, gracias.